What's up, mga kapatid? It's Broccoli. Naisipan kong umorder sa Lazada ng Samsung Inverter Split Type Aircon 1 horsepower. Ang pinagpipilian ko yung 1 horsepower or yung 1.5 kasi I have searched all over Lazada. Ang pinakamura na split type aircon is Samsung. Aside from yung mga cheap talaga na walang pangalan, at least to medyo may pangalan. Now, ang price niya is 24,500 plus shipping. Kasama na dito guys yung installation. Yun yung naisip ko na pinakamagandang offer nila kasama na ang installation. Kasi sa SM, sa mga malls, nagtanong din ako ang Samsung, exactly the same model, nasa 31 something, halos 10,000 yung difference niya. Ito, kasama na yung installation. Yung sa SM, hindi kasama ang installation. And tinanong ko kung magkano ang installation, sabi nila nasa 7,500. It's a good buy na. Ang tagal kong pinag-isipan to. May isang araw na sobrang init talaga na isipan kong orderin na. The good thing about this, naghahanap kasi ako ng pwede yung cash on delivery. Yung iba kasi kailangan talaga card. Nakakita ko na isa. This is sold by Robert AC Shop. Search na lang sa Lazada. In order ko na. Ang tagal na nito sa cart ko. So ngayon lang ako nakapag-decide na i-press yung buy button. So, after 2 days, nag-text, sir, available ba kayo ngayon? I-deliver na po namin yung item ninyo. So, mabilis. 2 days lang, nandito na sila. So, let's check out the video I made. This is during the installation. Question, bakit mas maganda ang split type kesa sa window type na aircon? Easy answer, it saves a lot of energy. Sabi nila pagka inverter, it saves up to 60% of energy. Pagka non-inverter, nasa 40%. So either way, makakatipid kayo sa kuryente. And then another thing, mas tahimik siya kesa sa window type. Alam niyo na ng window type, pagka on mo pa lang, di ba? So this is our window type aircon. Tingnan natin kung gaano siyang kaingay, no. Sir, anong maintenance nito? Every 6 months, sir. Every 6 months, cleaning. Anong pinapalitan, sir? Cleaning po. A cleaning. Cleaning lang. Yung may mga filter din ba to? Yes, sir. Weekly. Tuturong sa inyo mamaya, sir. Weekly linis. Hmm. Pero hindi naman pinapalitan. Hindi po. Ah, okay. Kasi yung may magkabi ng tenga. Alamin nila siya. Okay. May katla po siya dyan. Parang yung yan. Yung para siyang relays. Yan. Ay, delikado pala yan ha. Baka ma-sira. Plastic eh. Dali. Ah, yan lang. Dalawa. Okay. Babalik. Yan yung landing. Ngayon, madali lang siya. Buti lang. Brushing ko lang. Tapos balik. Tapos kung alisin nyo ulit, magkabilaan lang po. Patakin nyo ko, patakin ko. Oo. Aluminum. Thank you.
lang ha. Wait lang. Huwag tayo lang at akin. Okay. I asked the installer kung okay rin ba ang Samsung. Sabi niya, okay naman sir. Maganda rin yan. Actually sir, kung bibili kayo ng courier o yung maganda mamahalin, yung iba doon sir, 2 days pa lang nasisira na. So, pare-pareho lang yan. Anong lumalabas dyan sir? Tubig? Ano po, free yan. Ah, free yun. Okay. Ito po yung tubig. Ayang puti. Tuwing kailan ng ano sir, yung palit ng dagdag ng free ano? Wala naman sir. Wala? Kung hanggang wala pong leak, hindi po pinapalitan yun. Sorry sa ayos ah. So, ang ginawa niya, tinap niya sa loob ng extension. So, ang disadvantage niyan, palagi siyang naka-on. At least, naka-standby lang. So, remote na lang gagamitin mo. So, ito, yung butas na ginawa nila, iwo-wall pati na lang nila. Okay, so selyado na yung binatasan nila. Ginamitan lang ng wall putty. Medyo malambot yung wall putty, so hinaluan namin ng tile grout para medyo tumigas. So definitely guys, yung window type aircon maugong talaga. Itong split type aircon napaka smooth, halos wala kang marinig kasi yung compressor niya nasa labas ng bahay ninyo. So yung ingay doon talaga sa labas, sa loob walang kaingay-ingay, masarap matulog, swabe yung labas ng hangin. I would prefer split type aircon over window type aircon. Yung difference ng pressure niya halos konting-konti lang. At mas makakatipid kayo sa split type. Ang sabi nila, 6 pesos per hour ang konsumo ng kuryente. Yung sa linya ng kuryente naman, what you can do is to buy a breaker. Like this. Yan. Para safe na safe kayo. Ngayon, yung sa akin kasi, yung gumawa, bago ako nakabili, kinabit na niya. So, parang hindi siya nagtanong sa akin kung gusto ko ba ng breaker o hindi. Pinasok na niya dun sa mismong outlet. So, nakarekta siya. Now, this one is for safety lang naman to. So, pag nagka-problema, nagloko yung aircon ninyo, tapos mukhang masusunog, the breaker will do its thing na bigla siyang mag-shutdown automatically pag may problema. Ang explanation naman sa akin ng gumawa, yung main switch namin may breaker na. So, kahit anong mangyari, mag-shutdown talaga. So, hindi magkakaroon ng sunog. Another thing, sa Lazada pala, although online siya, pagdating nila dito, they will issue you a receipt na you can keep na pwede for warranty. Ang warranty ng aircon na to is 1 year na parts and service libre, 10 years for the compressor. So, halos parehong-pareho din with yung mga aircon sa mga malls. So, nakatipid na kayo and then the same warranty na ino-offer nila.
pumapatak, itong binili ko is about 19,900 yung, sabihin natin 20 mil yung mismong aircon. Yung installation, nasa 5,000. Delivery, nasa 300. So, mas mura pa rin ang installation sa kanila kasi sa iba talaga mahal. Problema lang sa ating mga Pilipino, siyempre yung gumawa, magpapadagdag yan. Kasi itong aircon walang plug, walang male plug dun sa dulo. So gagawin pa nila ng linya ng kuryente. So ang offer sa akin, sir, dagdag na lang kayo 2.5 for yung wiring. Siyempre ako, mahal naman, wire lang yun eh, di ba? O sige sir, 1,000 na lang. Kung gusto mo sir, sabi ko, 500 na lang. Nako sir, hindi pwede. Actually, itong singil namin na to, mura na to. Yung mga linya ng mga mga Pilipinong electrician. So, pumayag na ako, 1,000. Lalo na nung sinabi niya, actually sir, yung singil namin yan, kasama na dyan yung pangkain namin. Kasi tatlo sila eh, dalawa yung gumagawa, tapos isang driver. O, tulong ko na rin sa kanila, okay, sige, 1,000, ilagay mo yung wiring. Hindi may iwasan yung mga ganon. Tapos syempre, pinamerienda ko pa. They worked from 1 p.m. natapos sila ng 4. Magpo-4 na. So halos 3 hours nila to in-install. Yung remote pala niya, ganito itsura. Tinry ko siyang kalikutin. Ang maganda dito, mag-stick na lang tayo sa basic. Yung power, temperature, tsaka fan, yung lakas ng buga. Yung other options nito, yung timer, pwede rin. Pero huwag nyo nang pakialaman yung iba. Like yung dry mode, yung mga ganon. Huwag na lang. So, sabi naman nila, pwedeng diretso na cool mode na agad. Okay, on muna natin. Yan. So, naka-cool siya. 16 ang pinaka-mababa. Meron siyang option to connect it to your Wi-Fi. So, ipipress nyo, press and hold nyo lang yung timer for 4 seconds. And magko-connect siya sa access point. Ida-download nyo sa cellphone ninyo yung Samsung air conditioner app. Sa akin kasi hindi ko siya makonect, no? So siguro next time na lang. I hope nakapulot kayo ng ideas before kayo mag-decide na magpa-install ng split type aircon. Ang recommendation ko, wag na yung window type. Palaos na yun eh. So this is the new thing. Mas malakas, mas tahimik. Mag-split type aircon na lang din kayo. Thanks for watching guys. Have a good day and God bless.